special. Hello everyone, this is Gian. So magandang umaga, tanghali o gabi sa inyo, sa mga nanonood. And today, papakita ko sa inyo itong mga tools na daladala ko during rides. So basic tools lang naman ito para ma-check nyo kung ano yung kailangan higpitan o kailangan luwagan o kailangan palitan ng mga piyesa sa inyong Vespa kung sakaling may aberya sa daan. Habang maulan pa at wala pang mga rides, ito, papakita ko muna sa inyo itong mga tools na ito. Ito sila. Medyo paus pa ako ngayon dahil medyo masakit yung lalamunan ko dahil nga sa weather. So, pagpasensyahan nyo na. Itong mga tools na ito ay nakakatulong sa akin sa pag-check ng aking Vespa or sakaling masiraan ako sa daan ay magagamit ko sila. So baka makatulong to sa inyo kung sakaling naghahanap kayo kung anong mga tools na kailangan dalhin pagka nagra-ride. Malayo man o malapit, kailangan ay handa tayo kung ano man yung kailangan. Baka may lumuwag, yan, ganyan. Kaya naisip ko na ipakita sa inyo kung ano yung mga pwedeng dalhin. Less than 1 kilo lang ito, sinukat ko para hindi naman ganun kamigat yung daladala natin na tools. Okay, sige. I-explain ko rin kung saan sila ginagamit. Kasi baka mamaya dala tayo ng dala ng tools, di naman natin nagagamit. Sayang lang. So, pampabigat lang sa dala natin. So, meron ako ditong foldable na pliers. So, marami na rin kasama niya. Multi-tool ang tawag dito. Yan. Yung multi-tool na yan, yan yung pinaka-long nose ko. Yan. So, meron na rin yan mga iba pang kasama katulad ng knife, meron na rin yan sa loob, meron na rin file, meron din yung pang nagare, or meron na rin siyang parang gunting. Ito naman sa baba is yung socket wrench. Meron akong 14, 12, 10, at saka 8. Mamaya papakita ko kung paano siya ginagamit. And then syempre hindi mawawala itong sa baba is yung panghangin natin kung sakaling maflatan tayo. Meron tayong rechargeable air pump. And then, yan, sa taas niyan is yung emergency light or rechargeable lamp. Ayan, galing sa PYR Moto Garage yan. So, binigay sa akin ni Pierre para makatulong kung ako yung mahilig kasi ako magkalikot ng motor. So, minsan ginagamit ko din yan. So, nilalagay ko lang sa ulo ko. And then, hindi mo na kailangan hawakan yung ilaw. Sa tabi naman niya is yung tire patch. So, ito yung ayokong gamitin kasi malaki ang butas nito pagka dindrill mo yung gulong mo. For emergency purposes lang ito. So, mas maganda, for example, baka nasa liblib na lugar ka, wala talagang vulcanizing shop na mapupuntahan, makakaalis ka pa rin. Mapapatak mo pa rin yung motor mo. Ito naman sa katabi niya is yung Allen wrench. Actually, itong Allen wrench na to sa Vespa, tatlo lang naman yung kailangan mo. 6mm, 4mm, saka 2mm. Hindi na ako nagdadala ng madami yung isang set. Kasi syempre, nagbabawas nga tayo sa bigat ng dala. So, hindi na kailangan. Itong susunod naman is ito yung stock ng Vespa. Itong meron siyang screwdriver at saka flat screwdriver. And then yung 6mm na Torx at saka 4mm na Torx. So yan, removable yan. Nandun yung handle dun sa taas yan. And sa baba niya, yung adjustable wrench. Yan. Kung meron kayong fly screen, yan, magdala kayo nito. Kasi ito yung pang-adjust or pang-higpit ng mga fly screen. So daladala ko na rin yan just in case. And then pantanggal ng spark plug, kasama rin ito pagka binili mo yung Vespa mo. Gamit ko dyan yung Allen wrench din pang ikot sa kanya. So ganito itsura niya. Nagdala rin ako ng extra na spark plug kahit na fuel injected na yung modern Vespa.
Sa mga carb kasi, ang problema, nababasa yung spark plug pagka hindi mo na pa-start kagad. So, kailangan mong palitan yung spark plug. Mabuti na rin yung may dala kang extra kung sakaling malayo yung pupuntahan mo. Hindi mo na kailangan maghanap kung sakaling magka-problema yung nakakabit na spark plug mo. Ito kasing iridium na to, rated naman to for 30,000 to 50,000 kilometers. Siyempre, depende rin sa riding style at condition kung paano rin tatagal yung spark plug mo. So, mas maganda, meron ka na rin extra. So, ito naman katabi ng spark plug, ito yung pantanggal ng dipstick, yung Zilioni, kasi meron siyang kasamang ganitong wrench para mahigpitan mo yung dipstick. Ang maganda dito, yung dipstick kasi ng mga nahihigpitan ng wrench is hindi basta-basta matatanggal ng ibang tao. Kasi baka mamaya, pwede nilang lagyan ng anything sa loob yung makina mo. So, mas secure siya. So, mas mahigpit. So, kailangan pa nila ng wrench para matanggal yung dipstick. So, that's why yung iba nag-upgrade ng dipstick. So, sulit naman din. It's either Maru, Tony Scooter, or Zilioni. Basta, importante, yan, nahihigpitan yung dipstick para hindi ka agad ma-access. Ipapakita ko na ng mabilis lang. So, kung saan ko ginagamit yung mga tools. So, itong 14 and 12, gamit ko to sa lug nuts ng Sprint. Yan. And para ma-check pa yung iba pang 12 na mga bolts. Socket 8 and 10 para sa pag-check ng mga CVT bolts. And yung iba pang bolts sa scooter. And then yung 6mm na hex. Pan-check din ng ito sa preno. Pan-check din niya ng shock mounting. And also yung pan-drain sa drain plug ng gear oil. Yeah, doon mo siya magagamit. Also sa side mirror bolt. Kung stock pa din naman yung lug nuts nyo, yun din, 6mm hex na Allen wrench ang pwede. Ayan. So, kung gusto nyo mag-preventive maintenance ng sarili nyo, ayan, pwede nyo siya check monthly kung mayroon man lumuwag na tornilyo. At least, may kampante kayo during rides. And then, itong 4mm dito sa shock cover, CVT cover, side mirror, saka marami pang iba. Ayan, pwede rin sa quad lock. Usually kasi lumulawag itong mga to sa bawat takbo mo eh. So 2mm yan sa shock absorber. So minsan kailangan mo siya i-adjust kung gusto mo mas malambot or mas matigas. So ito naman yung stock screwdriver. So ito yung Torx na 6mm. Panghigpit din yan or panluwag or pang maintenance. And then yung 4mm sa dito sa spark plug cover. So very convenient lang ito kung lagi mo siyang dala. Ayan, katulad niyan, lagi ko itong ginagamit kasi dumudumi yung transparent cover. Ayan. And then meron tayong pantanggal ng fuse. Ayan, kasama din yan sa stock tool. Ang size ng fuse is yung medium size blade fuse. So nakakabili naman yun sa Shopee or Lazada. Pwede ka na rin magdala ng extra kung gusto mo. Isama na rin sa tools mo sa Vespa. Ito yung designation ng mga amperage ng fuses. Kung mapapansin nyo, iba yung naalagay na amperage ng fuse sa akin. So, hindi ko alam kung bakit. Kasi nung nakuha ko to, brand new sa kasa, eh yan na yung mga naalagay. Although nagpalagay ako dati ng Oxlite, pero pinatanggal ko na kasi gusto ko mas simple lang. Maliwanag naman yung Zilioni na projector headlight na kinabit ko recently from BYR Moto Garage. Ito naman yung rechargeable na air pump. Nakita ko to sa Lazada yata or sa Shopee. Ang maganda dito, yung hugis niya is very portable. Binilan ko na lang siya ng silicone case para hindi siya magasgas. Nakalagay pala ito sa loob ng glove box ng Vespa. So doon, saktong-sakto siya doon, hindi siya kumakalog kapag nagra-ride. Ilagay na natin sa pouch yung
pampasak. Yan. Ilagay na rin natin sa pouch niya yung mga screwdriver. So ito yung kasama sa Vespa. So doon na rin nakalagay itong multi-tool at yung iba pang pwedeng kakasya sa kanya. Bumili ako ng belt bag, yung maliit lang. Then, ginupit ko lang yung kanyang straps. So, dito ko nilagay yung iba pang tools. Kasya naman sa kanya lahat. Tool bag. Ito yung vulcanizing kit. And then, siyempre, yung rechargeable pump. Itong vulcanizing kit or pampasak, dito siya nakalagay. Yan, hindi siya malalaglag yan dyan. Kasi nakaharang sa kanya yung U-box. Ang maganda dyan, mas tipid ka sa space sa loob ng U-box. Ito naman yung tool bag. So, nandyan na lahat. Hindi rin siya kumakain ng maraming space. Ayan, kung makikita nyo, dyan lang siya sa pinakadulo. Andiyan na lahat ng kailangan ko na basic tools. Meron din akong underseat compartment at meron itong wipes. Yan, kung masakitan dyan mo, sigurado ko magagamit mo to. Dahil sa lakas mong kumain, maghahanap ka ng CR at sigurado yon. Dito naman sa babang compartment ay meron dito yung extra na face mask at nandito na rin yung aking kutsara tinidor na pang camping. Yan, pambukas ng dilata, pang camping. So kung gusto mong kumain ng mga dilata or on the way, nagutom ka, wala kang kutsara, yan, magagamit mo yan. So nandyan na rin yung rehistro at isang shower cap. 10 liters na portable backpack from Decathlon. So kung kailangan mong ng biglaang backpack, maliit lang siya, may binili ka. So yun, pwede mo kaagad isabit yan or ilagay sa likod mo. Extra na invisible stick para sa Insta 360. Syempre hindi mawawala itong raincoat or yung rain gear. So, hindi na ako nagdadala ng rain gear pang baba. Usually pang taas lang. Pag long ride yun, nagdadala rin ako ng rain gear pang baba. Kung nakikita nyo, nasa ano siya ng chamois. Lagayan siya. Kasi mas convenient ito. Mas tipid pa sa space. Kung makikita nyo, ito, sige, bubuksan ko. Ayan. Kung ilalagay natin dito, kung makikita nyo, masyado siyang cluttered na sa loob ng U-box. Mahirap kunin yung mga kailangan mong kunin. Kung nasa loob siya ng plastic tube ng chamois, mas madali mong i-organize yung U-box mo. Tulad nito, pwede mo lang siyang itayo dyan sa isang gilid na ganyan. And then mas marami ka pang mailalagay ng mga gamit. Diba? Sobrang organized. Yung kompleto ka ng tools tapos hindi na ka talaga kayang ma-repair sa daan, no choice at kailangan isang pamuna lang sa sasakyan. Yung pagdadala ng tools ay para sa laging handa lang yon. Pero syempre kailangan mas maganda kung well-maintained yung mga motor natin. I would suggest na you follow the regular PMS methods. Pwede nyo dalhin or pa-check sa suki yung Vespa shop para ma-check and ma-maintain yung mga Vespa nyo. Magdalaman kayo ng tools o hindi, hindi natin alam kung kailan siya masisira. Dahil hobby ko kumuha ng photo at video sa mga rides, hindi ko maiwasan magdala ng konting gamit. Usually, ang dala ko is iba't ibang klaseng camera, drone, mga baterya, sapat na baterya para sa buong ride, para mapaganda ko pa yung video na ina-upload ko dito sa Vespacial. Siya nga pala, maraming salamat po sa 2,400 na nag-follow. Maraming salamat po. Sa ngayon, dito pa lang po tayo sa Facebook nag-upload usually ng mga videos at konting videos din sa Instagram.
At kung magkakaroon pa ng oras ay sa YouTube naman. Salamat po. This is Gian of Vespasyal. And keep safe po at maulan pa po sa labas. Bye!